isang buong bagong antas ng digmaan ang magaganap kung aarmasan ng NATO ang Ukraine. Yan ang matinding babala ng Russia. Idinagdag pa ng Moscow na ang lubhang mapanganib na hakbang upang matustusan ang Kyiv ng mga heavy weapons katulad ng mga battle tank ay maaaring magbanta sa pandaigdigan at pang-Europea na seguridad. Yan ang ating alamin ngayon dito sa El Profesor. Bago tayo magpatuloy, kapatid, kung mahilig ka sa ganitong klaseng kwento at kung bago ka pa lang sa channel na ito, paki-subscribe naman. At pindutin mo na din ang notification bell na all para ma-notify ka sa mga future uploads ko. Dito lang sa channel na kapag may El Profesor, may matutunan ka. Ayon sa mga kalyado ni Putin ay lubhang mapanganib at lalong lalala ang sitwasyon kung ang NATO ay patuloy na mag-deploy ng mga battle tank at mga long-range missile system sa Ukraine. Ang cautionary statement mula sa Kremlin ay lumabas bago pa maganap ang donor meeting para isaalang-alang ng mga bansang kanluranin ang pagpapadala ng mas malakas na kagamitang militar sa Ukraine para labanan ang Russia na tumitindi ang pag-atake upang ma-secure ang teritoryo. Mula nang inanunsyo ng United Kingdom noong nakaraang linggo na magpadala ito ng mga battle tank na Challenger 2. Ang Germany naman ay ma-pressure na magpadala din ng mga tanke na Leopard 2 na gawa mismo sa kanilang sariling bansa at mapilitan na bigyan ng permiso ang mga bansa na nagmamayari din ng mga Leopard 2 kagaya ng Poland na magpapadala ng mga nabanggit na tanke. Kaagad namang nagbabala ang Kremlin sa kanluran na huwag bigyan ang Ukraine ng mabibigat na sandata na may kakayahang tumama sa mga puwersa at teritoryo ng Russia. Ang hakbang na ito ay lubhang mapanganib. Nangangahulugan ito na dalhin ang salungatan sa isang bagong antas at siyempre ay hindi magiging maganda mula sa point of view ng pandaigdigan at pang-Europea na seguridad. Noong Biyernes ay tinipon ng United States ang mga kaalyado nito sa Ramstein Air Base sa Germany para sa isang bagong yugto ng usapin sa pagsuporta sa militar ng Ukraine. Ang pinuno ng depensa ng US na si Lloyd Austin ang mag-host ng coordination meeting. Sinabi niya na i-renew namin ang aming nagkakaisang pangako na suportahan ang pagtatanggol sa sarili ng Ukraine sa mahabang panahon. Ngunit hindi binanggit ang mga partikular na bagong kagamitan. Sa kabilang banda, ang mga kaalyado sa kanluran ay nangangamba na ang Ukraine ay maaaring gumamit ng long-range weapon para tamaan ang mismong loob ng teritoryo ng Russia o Crimea, isang peninsula na ginawang annex ng Moscow noong 2014, sa kabila ng pangako ng Kyiv na hindi ito gagawin. Nagsalita si Peskov matapos sabihin ng ambasador ng Moscow sa US na si Anatoly Antonov nagaganti ang Russia kung gagamitin ng Ukraine ang mga armas na binibigay ng kanluran upang itarget ang Russia o ang Crimea Peninsula. Dapat umano itong malaman ng lahat. Anuman ang mga armas na ibibigay ng mga Amerikano o NATO sa rehiming Zelensky, sisirain namin ito, sabi ni Antonov. Imposibleng talunin ang Russia. Ang retorika ng US sa Ukraine ay nagiging higit at higit na palaban, idinagdag pa niya. Sa pagigiit na ang Crimea ay bahagi ng Ukraine at pagsasabi na ang Kyiv ay maaaring gumamit ng mga sandata ng US upang protektahan ang mga teritoryo nito. Ang Washington ay esensyal na itinutulak ang rehimeng Kyiv na gumawa ng mga gawaing terorismo sa Russia, dagdag pa ni Antonov. Samantala, nagpahayag din ang dating Pangulo ng Russia na si Dmitry Medvedev na patuloy na sumusuporta sa kanluran para sa Ukraine ay maaaring mangyari sa digmaang nuklear. Ang isang nuclear power na bansa kapag natalo sa isang conventional war ay maaaring makapukaw ng pagsiklab ng isang nuclear war. Ang mga bansang nuklear kailanman ay hindi pa natatalo sa mga major conflict kung saan nakasalalay ang kanilang kapalaran. Ang pahayag na ito ni Medvedev ay naaayon sa isang doktrinang nuklear ng Russia. Ang Commander-in-Chief ng NATO forces sa Europe
ay nagsabi na ang panganib ng digmaan sa Ukraine ay lumalala dahil sa paghahatid ng mga Western battle tank. Ngunit kayang-kaya itong harapin ng NATO, anuman ang kahahantungan at kaya nilang wasakin ang kalaban. Dagdag pa niya na kayang harapin kahit anong panganib, kahit ito pa ay pinakamatinding panganib. Si Rob Bauer naman, na presidente ng NATO Military Committee, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay ng mga tangke sa Ukraine. Ayon sa kanya, ang mga Ruso ay nakikipaglaban gamit ang mga tangke sa kalupaan. Kung kaya, ang mga Ukrainians ay may karapatan din gumamit ng mga tangke sa mga tuntunin ng pagtutugma sa kung ano meron ang mga kaaway. Ito ay para sa mga Ukrainians at sa mga tuntunin ng kanilang ambisyon nang babawi ang kanilang sariling teritoryo. Panahon na para tigilan ang takot kay Putin at gawin ang huling hakbang. Ang pagpapadala ng mga battle tank sa Ukraine ay susi para matigil na ang digmaan. Dahil walang kahahantungan ang pananakop kung nasa patas na labanan, magbubuwis lamang ng maraming buhay pero walang patutunguhan ang pananakop. Kamakailan lamang, ipinadala ng US ang makapangyarihang Bradley Armored Fighting Vehicle nito, habang ang France naman ay nag-alok ng highly mobile na AMX-10 RC, mga malalakas na armas na ipinagkaloob ng mga bansang kanluranin na off-limit. Ang suportang militar para sa Ukraine ay tinalakay ng mga kinatawan ng mahigit kumulang 50 bansa sa Ramstein, kabilang ang lahat ng 30 miyembro ng NATO. Sinabi ng mga Foreign and Defense Minister ng Ukraine na ang mga ipinangakong tangke ng UK habang tinatanggap ay hindi sapat upang makamit ang mga sinasabing layunin sa pagpapatakbo. Ginagarantiya nila na gagamitin nila ang mga armas na ito ay responsable at eksplosibo para sa mga layunin ng pagprotekta sa integridad ng teritoryo ng Ukraine sa loob ng internasyonal na kinikilala ang mga hangganan at umaapila sa Germany at iba pang mga bansa na gumagamit ng Leopard 2 para sumali sa isang internasyonal na koalisyon ng tangke. Ano ang nais kong ipahiwatig sa video na ito? Ang tunggalian ng Russia at Ukraine ay hindi matatapos ng isa pang hidwaan. Hindi na mahalaga dito kung sino ang may sala o kung sino ang kakampi kay kanino o lalaban din kay kanino. Ang mga pinsala ng digmaan ay lubha ng malawak at marami ng buhay ang nasawi. Panahon na para umupo sa isang usaping pangkapayapaan at kalimutan na ang nangyaring salungatan. Mag-move on at magtulungan. Ang bawat bansa ay dapat may pagrespeto sa paniniwala ng isa, may paggalang sa karapatan ng isa. Ang banta ng digmaang nuklear ay hindi biro. Ito ay magdudulot ng malawakang pinsala sa sanlibutan at kikitil na napakaraming buhay. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, mag-subscribe at mag-comment na rin ng mga suggestion para lubusan kong pag-ibayuhin ang paggawa ng mga videong tiyak na kapupulutan ng maraming aral. El Profesor po.